Saan nakakuha ng contractor for video editing? Ano yung commonly asked questions kapag nag-offer ka ng editing service? Paano pag humingi si client ng proof na ikaw yung nag-edit nung videos kung wala kang sariling portfolio? Hey guys, if you didn't know me yet, my name is EJ. I'm a Web3 virtual assistant and a freelancer. In this video, sasagutin ko yung ilang commonly asked questions sa isang community na kinabibilangan ko ng mga video editors or freelancers na nag-offer ng video editing service. So question number one, paano pag humingi si client ng proof sa mga ginawa mo na outputs for other clients pero in-outsource mo lang pala? So sa process kasi pag mag-a-apply ka as video editor or mag-offer ka ng video editing services, sa una pa lang, halimbawa mag-a-apply ka sa mga job posting sites, meron na silang requirements kagaya ng kung ano yung kailangan nilang editing software na ginagamit mo or kung hihingi ba sila ng trial edit or manghingi sila ng portfolio sa'yo. So itong question na to, mangyayari to bago pa ikaw mismo mag-apply dun sa job post, no? Kung wala kang sariling portfolio, I suggest basahin mo yung job posting. Kapag nakita mo na merong company name doon, i-search mo na yun para makuha mo yung brand nila, yung brand colors, yung font na ginagamit nila, and kung ano yung kailangan nila, kung magpapa-edit ba sila ng yung YouTube videos ba nila, gagawin nilang short form content. Kung wala kang sariling portfolio, gawin mo na yun. Kaya sa portfolio, mas malakas ang magiging impact nun. Kasi sample na siya eh, and yun na yung gusto nilang mangyari sa content. Question number 2, may recent member po ba na nag-undergo interview with client? Ano usual po interview questions? Video editor services offered. Thank you. So, yun yung second question natin, ano? Most of the time, ang interview questions na lang ito, parang formality na lang. Pero, tatanungin ka lang siguro kung ano yung editing software na ginagamit mo. Pag nag-post si client ng job post, diba? Marami kayo mag-a-apply dyan, eh. So, bago ka mo makuha yung trabaho, marami nang na-screen yan na aplikante. Kagaya ng na-check niya na yung portfolio, kung ano yung ibinigay mo sa kanila, diba? Kung match ba yung sa need nila yung editing style mo. Kaya yung mga questions na mangyayari niyan madalas is about sa presyo na lang, sa pricing, kung gaano katagal mo madi-deliver, yung deliverables mo, kung available ka ba to work during sa hours nila, yung flexibility ng schedule mo, and kung yung expertise mo about sa softwares na ginagamit mo. Madalas yun ang questions sa interview. Question number 3, saan po kayo nakakahanap ng contractor para sa video editing? Salamat. So maraming options kung saan ka pwedeng humanap if in case na halimbawa medyo overwhelmed ka na and marami ka ng editing gigs, no, nakuha and gusto mo i-outsource yung ibang trabaho mo. Wala namang problema doon. Pwede ka mag-hire ng kontratista sa Upwork, sa onlinejobs.ph or sa Fiverr. Or maghanap ka ng mga Facebook groups na video editors group, mga ganon. Pwede ka sumali doon, pwede ka rin mag-post. Or pwede ka rin pumunta sa Facebook Marketplace. Marami din nag-offer ng mga graphics design, video editing gigs sa Facebook Marketplace. So pwede mo silang kontakin, di ba? And, you know, project-based service yon, so wala kang poproblemahin sa pagiging empleyado nila. No? Kontratista sila, hindi empleyado. There you have it, guys. So if you have any other questions, you can just type it in dyan sa comment section natin sa baba. And if you like this type of content, don't forget to hit like and subscribe to this channel. And see you on my next video.